Matagal ng panahon, paulit-ulit itong mga tuligsa nila laban sa atin na ang Katoliko'y sa demonyo, ang mga paring Katoliko na di nag-aasawa ay sa demonyo, at ginagamit pa nila ang mga talata. Itong unang Timoteo, pakinggan natin. Apo, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na rin, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia, talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinitiyak natin, kapatid na Michael, aral yan ang kalaban ng Diyos. Kaya sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganito ang nakasulat sa unang Timoteo 4:1-3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talata 3, na ipinagbabawal ang pag-asawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo, hindi aral ng Diyos, kapatid na Michael. Iyon ang konklusyon ng mga ministro ni Felix Panalo. At itagpi-tagpi nila, nanganganib talaga ang mga kapatid nating inosinti sa pananampalataya. Itagpi-tagpi nila, mga kapatid, lalo na ang paggamit sa aklat na ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, dahil sabihin nila, sino ba ang katuparan sa mabasa sa unang Timoteo Kapitulo 4:1-3 na sumusunod sa aral ng demonyo, nagbabawal sa pag-asawa, gagamitin nila ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons at ito. Na mag-asawa, at totoo po pa ang sinasabi ng pare na malaya sila ng mga pare na mag-asawa, at wala raw pong nagbabawal sa kanila, kapatid na rin. Napakalaking kasinungalingan naman nun, kapatid na Michael. Dahil ang mismong aklat ng Iglesia Katolika ang nagpapatunay, bawal sa mga pare ang mag-asawa. Anong aklat po yung babasahin natin, kapatid na rin eh? Ang pamagat nito eh, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang aklat na ito ay sinulat ng Cardinal, James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng Cardinal doon sa first page ng nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy ng saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Kaya kung sinasabi nila na hindi bawal sa mga pare ang mag-asawa, kapatid na Michael, sila na mismo ang sumasalungat o kumokontra sa pahayag ng kanilang kardinal. Mayroong bahagi sa naturang aklat na iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo. Sa naturang pahinara, 395 sa aklat na ito, may iniwasan sila. Ito ang mabasa natin na iniwasan nila. Pansinin niyo sa screen. Pahina 396, yon ang iniwasan nila. Nang mga unang araw ng Iglesia, dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapare
datapuwat sila'y inuutosang mamuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. See? Yun ang iniwasan nila mga kapatid para lang itagpi-tagpi yung mabasa sa Unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 3 na may sinabing ang Espiritu hayag na nagsabi na sa huling mga araw ang ilan ay humihiwalay sa pananampalataya. So, iniugnay nila dito ang silibase. Pero alam niyo mga mahal na kapatid, ang buhay na walang asawa sa ating mga kaparian o vow of celibacy, hindi po pwedeng maikonekta o maiugnay sa talatang Unang Timoteo na palaging ginagamit nila, 4:1-3, kaya nga nanggigili-ete na yung iba sa galit sa pagsagot natin, pero pagdasal po natin sila. Dahil sa Biblia, sa makita natin diyan, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Kung pansinin niyo, ito mabasa sa King James Version. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Una, ang celibacy, mga kapatid, ay isang disiplina. Kaya nga, nabasa nila dito, disiplina na ipinatupad ng simbahang Katoliko. Ang sabi, disiplina, yung sa talata, doktrina ng demonyo. Pero sino po ba ang tinutukoy ni San Pablo dyan? Ang lahat bang di pag-aasawa ay sa demonyo? Di po ba si San Pablo ang nagsulat nito? At alam ba nila na si San Pablo wala ding asawa? So, ang celibacy ay disiplina sa sarili sa bawat seminarya na papasok sa seminaryo para hubugin sa pagtanggap ng sakramento sa pagkapare. Sa Catechism of the Catholic Church ng Simbahang Katoliko, ito ang mabasa natin. All the ordained ministers of the Latin Church with the exception of permanent deacons are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. So, malinaw ang aral ng Simbahang Katoliko dito mga kapatid, na ang celibacy for the sake of the kingdom of heaven. At kung balikan natin yung panay nilang ginagamit mula pa noon nang itinatag sila ni Felix Manalo, kung literal ang interpretasyon nila sa mga ministro ni Felix Manalo sa paggamit nila sa talata na Unang Timoteo 4:3, tuloy natin, simula natin sa 1 hanggang 3, lalabas dyan na sa demonyo pala ang di talaga pag-aasawa at parang di nila alam na may pagkakataon na ang Diyos mismo nag-utos na di mag-aasawa. Asan ba yan? Mabasa natin, mga kapatid. Nandiyan yan sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman
you shall not have sons or daughters in this place. So, malinaw ang nabasa natin, mga kapatid, na kung ginagamit nila ang 1 Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 ituloy sa 3, hindi lahat pala na pagbabawal sa pag-asawa ay saklaw sa talatang ginagamit nila. Kaya kung bawal man ang pag-aasawa, ang Diyos nagbabawal sa talata sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2. Na ibig ba sabihin na ang Diyos nagturo ng aral ng demonyo kung sundan natin ang kanilang lohiko? Ganon din ang mga pari sa simbahang Katoliko, mga kapatid, na kung hindi man sila nag-aasawa, ang dahilan para sa kaharian ng Diyos. Yon ang mabasa natin kahit nga si San Pablo, unang Korinto kapitulo 7 versikulo 8. Ito ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda, mabuti pa sa kanila mananatiling walang asawa tulad ko. Si San Pablo walang asawa. So asan ngayon ang sinasabi nila na ang di pag-aasawa ay sa demonyo na? Tuloy natin sa ang sinabi ni San Pablo o ng Corinto City 35. Ito ang sabi niya, at ito'y sinasabi ko sa inyong sarili. Kapag kinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. So, paanong paraan na makapaglingkod sa Panginoon na walang abala? Okay. Tingnan niyo ang sinabi ni San Pablo dito sa 1 Korinto kapitulo 7:32-34. Ito ang kaniyang pahayag. Malinaw. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng mga lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang kaniyang asawa, dahil dito'y hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babae na walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Di ba nila nabasa ito? Tuligsang tuligsa sa pananampalatayang Katoliko? Pero di ba nila nabasa ito? So, maling gamitin nila, mga kapatid, ang 1 Timoteo kapitulo 4:1-3 na sa mga pari dahil hindi talaga tugmang-tugma sa mga kaparian natin. At kung pag-aralan natin ang Biblia, kung meron mang talata sa Biblia na tugmang-tugma sa buhay sa mga kaparian, kaobispuhan, at sa mga kamadrihan natin, iwalang iba yung nakasulat sa Mateo kapitulo 19, versikulo 12. Anong sabi? Ito ang mabasa natin, mga mahal na kapatid. There are different reasons why men cannot marry. Some because they were
born that way. Others because men made them that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. See? Yun ang pahayag mismo ng ating Panginoong Hesus, San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12. Now, ngayon, kung ang mga kaparian natin ay sa demonyo dahil sa vow of celibacy, di ba nila alam na sa Biblia, kahit si San Juan, nakita ni San Juan sa langit, yung mga taong hindi nagkaroon ng ugnayan sa mga babae. Ibig sabihin, walang asawa. Saan yan mabasa? Sa Pahayag, Kapitulo 14, versikulo 4. Ito ang mabasa natin, mga kabatid. Ito ang mga lalaking na natiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man siya nagpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. See? Napakalinaw po, mga mahal na kapatid, na ang mabasa natin, mga lalaki na hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. At sila yung sumusunod sa yapak ng ating Panginoong Hesus na walang asawa. Ano daw ang sinabi sa naturang talata? Pinili sila mula sa mga tao para sa handog sa Diyos. Tanong, sino kaya iyon? Aboy, hindi pwede na si Pastor James yon, may asawa yon. Di ba? Hindi pwede mga ministro yon. Hindi pwede mga pastor na mga sulpot yon. Dahil may kaugnayan sa mga babae yon. So, kundi walang iba sa mga kaparian ng simbahang Katoliko na may vow of celibacy. At balikan pa natin, mga kapatid, ang konteksto sa naturang talata na palaging ginagamit nila. Ito ang mabasa natin. 1 Timoteo Kapitulo 4:1. The Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Okay, isa-isahin po natin ito, mga mahal na kapatid. Di ba, kung tingnan niyo ang nakalagay sa konteksto, alang naman na ang simbahang Katoliko ang katuparan na tinutukoy sa sinasabing some. Ibig sabihin, ang ilan. Ilan? Di ba ilan? Gayong napakarami natin. Hindi tayo ilan lang sa buong mundo. At ano pang sabi sa naturang talata? In later times. Alang naman ang simbahang Katoliko ang tinutukoy sa tinatawag na in later times. Na ayon sa World History, The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 287, The History of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So, hindi tayo in later times, almost 2,000 years ago na. Sino po ba ang mga lumitaw, sumulpot lang sa huling panahon? Alam nyo na. Therefore, hindi ang mga pari ng simbahang Katoliko ang tumatalikod at may dalang aral ng demonyo, kundi malinaw, mga kapatid, na ang pinatungkulan diyan, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged, ayon sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 362. They were called Albigensian from the town of Alvi in France and were also known as Cathars, pure or Catharist. Some of their doctrines were
All material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. All animal foods are to be avoided. See? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.